Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa, kay Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Yan kagabi po mga Kalingap, at meron pong nag-message po sa akin. Ito po yung message niya. Sabi niya ay, "Good evening po Sir Jay, baka pwede niyo kami tulungan po. Walang walan lang talaga kami kahit bigas na maisasaing na po." At yan po ay na-receive po natin at pupuntahan po natin ngayon pong hapon mga Kalingap. Yan, ito po mga Kalingap, ngayon pong araw ng Martes, hapon po ng Martes, pupuntahan ko po yung nag-chat sa ating kagabi at mabigyan po natin ng ayuda na bigas. Yan, shoutout po kay Kuya Bal, Ate Ed at Kalingap Rob at sa buong team po ng Kalingap. At pupuntahan ko po yung nag-chat sa atin para kumustahin ano po. At shoutout po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Kumakalanding Pad. At salamat din po kina Tita Inday PB, kina Ma'am Christopher Musilio, kina Ate Doldumundon, kina Sister Sincha Kilala. Yan. Marami pong salamat. At sa hapon pong ito, mga Kalingap, ay pupuntahan natin si Nanay. Andito na po tayo sa kanyang lugar. At siya po ay atin pong kumustahin, mga Kalingap. Yan, mga gandang hapon po, Nanay. Kumusta na po kayo? Kumabuti naman po. Ayan, kayo pala ay naglipat na ng bahay, ano? Sino kasama niyo po rito ngayon? Adi, yung pinagamot ko po nga na anak ko rin. Ah, yung nag-ano? May sakit sa baga po. Ay, kumusta na po siya ngayon? Eh, ano na po, yung naigi-igi naman po na ano na, tulong ng mga tao sa akin. Adi, sa unang Diyos ay medyo ano naman, may pag-uubo-ubo pa po naman. Sige. Buti naman ano. At naano ko nga po yung chat nyo sa akin kagabi. At kagabi ko lang ho napansin yung inyong message ano. Sabi ko nga ay saan kaya itong kinananay. Ang tanda ko is doon sa kabila. At ako pumunta rito kay ano sa Barangay Hall po. Na nagpunta po ako doon. At sasanggunin ko po sana kay Kap, pagpapasama sana ako. Eh may tanod naman po. Siya na yung sumama sa akin. At buti ho yung nasamahan ako ni Kuya. Akala ko doon pa kayo sa dati. Hindi po. Magpipista po kaya busy si Kap. Magpipista po rito. No? Ay, kaya ho pala. Yan, kumusta na po kayo Nanay? Ito po. Mahirap na. Ito pong bahay niyo. Ay, ano po ito? Pinatira lang. Ah, pinatira lang po kayo. Naupa po kayo? Naupa. Oh, naupa rin po kayo rito? Naupa rin. Dati sa kabila. Opo. Hindi ko napautang sila, kaya nangayas kami. Ilan taon na nga ako kayo, Nay? 67 po. 67, senior na si Nanay. Ano? Opo. Balo na ho ba? Balo na po. Balo na si Nanay. Mm. Itong dalawa kong anak na PWD nga po yan. Itong may sakit ay bingi. Tapos yung pipi kong anak po. Dalawa po yan ano? Hindi naman mga makapagtrabaho. At sabi nga ay pinipilit ko nga sila na ano, ay kailangan naman ng itak para magtrabaho sana dyan naman. Magtabas-tabas na nga lang po sana. Dyan, no? Sabi ko itong may sakit, alalayan mo lang yung pipi mong kapatid. Sabi ko kung yung nag-alaga, na may kargang bata nung dati ho. Opo. Nga po, nakita ko na po na yung may kargang bata. Opo. Siya ang medyo malakas-lakas para makapagtrabaho nga po sana dyan. Wala namang kaming ano lang po? Ano, itak. Alalay lang ko dun sa ano. Ay, sabi ko, isasanla ko itong radyo ko. Nag-text ako kay Kap. Pambili lang ng ano ka ako, ng itak para makapagtrabaho man lang. Sabi ko, nasa Lucena naman si Kap. Ayun nga. Ngayon po ay ano, nasa bayan po ngayon si Kap. Nasa bayan daw. Magpipista na po. Magpipista. Ocho, petya ocho, kaya gano'n. Sabi ko, may chat nga si Kuya Jay, sabi ko nga po ay ano yun? Walang-wala na.
Sabi kong gano'n eh, paano na tayo kakain dito? Tingnan mo, wala nang tindahan. Eh, utang pa yan. Oo. Sabi ko sa inyo, ay utang. Kaya nga ho, nung nabasa ko yung chat ninyo, sige, mapasyalan ho kayo. At maabutan man lamang kahit pang saing. At medyo nilalakasan ko na po ang loob kong manghihingi ng tulong na sa inyo po at Okay lang po yung nanay. At pasensya na kayo, kagabi ko lang hunabasa yung chat po ninyo. Kaya kagabi sa kayo mapasilan nga at may bigas naman hong iniwan diyan si Kuya Bal at maibigay din po sa inyo. At mapasilan din po yung iba naming napuntahan po dito sa inyo pong barangay. Ano po? Ano nga pong pakalan nyo, Nay? Lani po. Yan, si Lani. Sabi ko nga dun sa kay Dominic, sa kayong bahay ni ano Nanay Lani. Kasi ang tanda ko dun sa kabila. Sabi ko nga po ay sukon-suko na yata ako sa buhay ko. Sabi ko nga po ay kahirap ng ganito. Alam mo mga PWD man itong mga anak ko. Kaya sabi ko nga yun. Kaya ano lang ko nanay, basta sabi kumbaga ay... Katulong man lang sana sa akin. Sabi ko nga po ay... Maglang kung ano, kumbaga ay... Nakumpahin po ng dalawang linggo po sa district. Sino po? Yung may sakit sa baga. Nakumpahin dalawang linggo eh ngayon. Matagal-tagal ano? Oo, eh sa tulong ng sekretary ni Mayor din, ay nagganong-ganong po ako lahat sa mga konsehal po doon sa bayan. Mabuti naman po, ano po? Nangingi po ako ng mga tulong kasi apat na bag ang kailangan niya po. Nadugo. May sasalin po. Oh, medyo madami-dami ano? Opo, eh sabi po sa laboratory nga, nanay kaya niyo pang maglakad. Eh pumunta po ako ng Lucena para lang aba. Ano. Makaano ng dugo. Tapos humingi ako ng tulong kay ano Gob na Mike Tan. Mike Tan. Humingi po ako ng tulong ngayon. Naka isang bag naman po ako ng ano. Tapos ganun na lang ako sa mayor's office na lang po. Kay Vice, lahat na. Mga konsehal para lang ka. May survive ko lang ang dugo. Di kailangan po pala. Yung anak ko niyo, ano, kumbaga pahinga lang. Kasi mahirap po kung magtatrabaho po ay kumbaga yung dapat makarecover muna siya. Yung kanyang kalusugan. Yung problema nga namin ay wala na talaga ako. Suko na ako, sabi ko ganun, di ko na kayo kaya, anak ko pa ako kayo pag mamaya ay napakamatay na ako. Ay. Sabi ko napakahirap po kaya sabi ko ganun. Yun ho ang huwag niyo pong gagawin. Ang problema po ay hindi tinatakasan. Yan po ay hinaharap. Ano ho, na ano man yung mga problema na inyo pong pinagdadaanan, tandaan po natin lagi may nakalampong solusyon. Hindi po solusyon yung pagpapakamatay. Nanay, yan po ang huwag niyong gagawin. Kasi impyerno po ang kababagsakan ng taong nagpapakamatay ho. Diba sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Kung papatay natin ating sarili, isang kasalanan po yun sa Panginoon. Ano nanay? Yan naman po ay binigay sa inyo ng Panginoon dahil makakaya niyo po yan. Ganun nga siguro. Kaya ako Hindi yan ibibigay ni Lord sa inyo nang hindi niyo makakaya. Hindi yan ipinahintulot ni Lord na maranasan niyo sa buhay para pahirapan kayo. Hindi po yun. Kumbaga ay may plano ang Panginoon. Diba? May plano po si Lord. Kaya huwag kayong susuko. Ano? At yung pag may problema po kasi, yun po yung pagkakataon para tayo ay lumapit sa Diyos. Kasi minsan ang tao kapag may problema, lumalayo sa Diyos. Hindi po. Bagkus kapag ang tayong mga tao may mga problema, may mga pagsubok, yun po yung pagkakataon natin para tayo lumapit sa Panginoon. Kasi si Lord po ay ano eh, siya ay may nakahandang mga solusyon. Ah, di ba naranasan ninyo na ospital yung anak ninyo? Ano pong ginawa ng Panginoon, di ba? Ginaid ka ni Lord dun sa mga taong malalapitan at na-provide yung pangailangan ninyo. Di po ba? Kaya ang tanong diyan nanay, marami ka ng problemang pinagdaanan. Marami na po. Marami na kayong problemang pinagdaanan at pagsubok. Lahat po, alos sa hospital na lang ako lagi, hospital na lang. Sabi ko gano'n, ano na ba itong buhay kong ito, kapo? Ito na yata ang aking ano na, yung sinasabing destiny na.
Kaya sabi kong ganun eh, mabuti na lang ako at hindi ako pinababayaan. Mm-hmm. Kaya sabi, yun nga po sabi. Kumbaga nanay, yung nabanggit ko nga kanina, nung una marami ng mga pagsubok na dumating sa inyong buhay. Marami ng problema dumating sa inyong buhay. Pero nalampasan ninyo, di ba? Nalampasan po ninyo, napagtagumpayan ninyo. Ibig sabihin, yung mga problema dumarating po sa inyo, mapagtatagumpayan po nyo yan. Basta manalangin lang kayo kay Lord, hingi ng... Kausapin nyo si Lord, Lord, ano yung dapat kong gawin? Ayan, ho. Mabuti po nga, ako'y namamasukan din noon sa Cavite po. Ay, dati po akong ano, JIL ako. Nag-JIL po pala ko. Oh. Dito po baka mayroon po rito malapit na church. Oh. Ay, hindi ko, may sabi ko ganun kay Almi, yung aking best friend po doon sa Cavite nga na aming ano. Parang wala yata sa gumaka kasi umuwi na nga ako dahil itong pipi ko. Chat sa akin, sabi niya ganun, uwi na daw ako. Sabi ko, saan ba ako sa sisimba doon, Almi? Eh, hindi ko alam kung mayroon doon. Kaya nahanap ko ang church dito ng JIL. Andun po sa ano, sa barangay Mabini po, mayroon po doon. Na dito po sa barangay niyo, wala pong ano po rito? Wala po. Sa bayan, medyo malayo-layo po eh. Siyempre, sakripisyo, mamamasahe pa kayo. at least po, nakaka ano... Kung mayroon pong malapit ditong church, ay pasyal po kayo. Kasi yun po yung ano, magiging kalakasan po natin, nanay. Ano. Kayo pala ay nag-serve na rin kay Lord. Tuloy-tuloy lang, di ba? Kasama ako. Kumbaga, kilala nyo ang Panginoon, hindi ka pababayaan ni Lord. Okay, yun na nga po siguro. Kaya ako'y kahit anong hirap na ano, eh, medyo... Binagdaanan. Maano ng sarili ko, ay sabi kong ganun eh. Otay-otay lang siguro. Sabi kong ganun. Tandaan po natin na sabi nga di ba nanay, ang problema ang pinagdadaanan nating mga tao, kasing laki man yan ng barko, kasing bigat man ng barko yung problema na pinagdadaanan ng tao, tandaan natin kasing lawak ng karagatan ang solusyon ng Panginoon. Kasing lawak ng karagatan ang tulong po ng Diyos. Anong mas malaki, barko o dagat? Di ba dagat ang malawak? Kahit gaano kalaki at kabigat po ang barko, mas malawak po ang dagat. Ibig sabihin po, ganun po kalawak ang biyaya ng Panginoon. Na, alam ho, huwag lang kayong kumapit kay Lord, yumakap kayo sa Panginoon. Di ba sabi na ano? Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita, sabi ni Lord. Kaya huwag kayong sasawan, tumawag sa Panginoon. Ano? Kaya, kaya po nyo yan. Papaano ay buhari ko. Kaya sabi kong ganyan, ay, teka nga, namimiss ko si Kuya Jay, teka, punta ako kay Kuya Jay. Sabi kong gano'n sa telepon ko, pinakargaan ko pa, limang piso nga yan, para ka kumakita ako sa Kuya Jay. Sabi kong gano'n, ay, kaya ako'y nakapag-text ko, pasensya na. Ay, wala pong problema. Kaya kagabi po, nung nabasa ko po, ay gabi na, sige ba, bukas na lang. At kayo ay mapasyalan. Ano ho? Yan, sige po, anay, ano, at basta ano lang po yan. Tuloy lang sa hamon po ng buhay. Yan ay malalampasan din po yan. Natulong po ng Panginoon. Ano po? Sige nanay, manalangin tayo. Ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat po sa hapon ng ito. Sa biyaya ng buhay at kalakasan. Lord, alam mo po yung bagay na pinagdadaanan po ni nanay. Ang mga suliranin o pagsubok na kanya pong pinagdadaanan. Dalangin po namin Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasang katatagan sa kanya. At anuman ang mga suliranin na kanyang kinakaharap, ito Lord ay kanyang mapagtatagumpayan sa tulong mo. Ikaw din po Lord ang magpala sa kanyang mga anak ng kalakasang kalusugan. At anumang karamdaman Panginoon na nasa katawan ng kanyang mga anak Lord, tipawiin mo po. Dalangin namin bigyan mo po sila ng kalakasang kalusugan. Nang sa ganun Panginoon ay makatuwang Panginoon ni nanay ang kanyang mga anak sa mga paghahanap buhay ang mga pangailangan po nila. Salamat po Lord, ikaw po ang magpala sa buhay ni nanay at ng kanyang mga anak. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Yan ay mga gandang hapon po. Yan, nice, sandali po nanay ha. Ano po,
May dala po akong bigas, Nay. Na yung bigas po ay makatulong po kahit na ilang araw po inyong pansaing. Ano po? Yan po ay galing po kay Kuya Bal. Maraming salamat po, Kuya Bal. Maraming salamat po. Mm-hmm. God bless po, Kuya Bal. Sana marami ka pa matutulungan, Kuya Bal. Mm-hmm. Yan ay makatulong din nanay sa inyo ng kahit ilang araw na pansaing. Ano po? Yung bigas. Yan, salamat po nanay. Ano po? At loobin ho ni Lord na hindi po ako makakapangako. Ano, basta pag may pagkakataon, no, mga darating na araw, mo pa silang kuli po kayo. Maraming salamat. Ano, tuloy lang po sa hamon po ng buhay, nanay. Ano, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga ay habang may buhay, may pag-asa. Ano, habang, yan lagi natin tatandaan, habang may buhay, may pag-asa. Huwag po kayo mag-iisip ng mga negatibong bagay, bagkus mga positibong bagay lang po. Ano po? Na malalampasan niyo po yan. Yeah. Yeah, marami pong salamat at marami rin salamat kay Kuya Bal, ano po, sa paabot niya. Ay, wala pong problema po yun. Sige nanay, marami pong salamat. Ako po ituloy na rin po. Ano po? Muli po ay isang mapagpalang hapon po sa lahat. At yan po si Nanay Lina, atin po siyang napasyalan. Siya po yung nag-chat sa atin po kagabi. At muli po, isang mapagpalang hapon po kay Kuya Bal, kay Ate Edna at kay Kalinga Prab. Ang mga live at premiere po ni Kuya Bal, yan mga Kalingap, support po tayo. Like and share po natin. At nakikita po natin ang napaagandang advokasya po ni Kuya Bal ng Team Kalingap. Shoutout po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Gumakalanding Pad, Kalingap Lydia, Kalingap Rose, Bilyones TV, Ross Oralde Mix Vlog. Isang pagpalang hapon po. At maging kay Mr. J dyan sa Mindanao, kay Jal TV, kina Glenn S. TV, isang mapagpalang hapon. At kay Brother Faas at kay Engineer Agol, yan, mapagpalang hapon din po kay Ambassador Kalingap Jose ng Pilar Sorsogon, kina Kalingap Victor, kina Maramara 77 Vlogs, kina Kuya Raimundo, Dakuba Vlogs, kina Tatay Papsi, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Kina Kuya Kens, kina Starox TV, kina Kalingap Gilbert, kina Marius Vlog, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Salamat namin Kuya Bal, ikaw ang larawan ng sa mabuting Pilipino.